guys! It's me, ang pinakamagandang kusinera ng Japan. Welcome to my humble kitchen. And here's my partner dito sa kusina. Kami po ay ang power duo or yung power couple kusinero and kusinera ng Ogawa Machi, Japan! Yes guys, ngayon aaminin ko na publicly para sa lahat ng aking mga fans. Wow fans, joke lang, kayo naman masyado kayong seryoso. Well, ngayon di ako po ako mahilig mag-open publicly ng mga personal status, pero yes, I'm married. I'm married na po ng 19 years with this man, ang aking kapartner dito sa kusina. Siya po, ang pangalan niya po ay si Ken or si Ken Chang. Yan. We've been married na po for 19 years. Yes, 2004 po kami nung ikinasal. And yan, magkasundo naman kami. Yun lang. Salamat sa panunood. Thanks for watching. And yes guys, doon sa mga ano, kung sino man makakanood ng vlog ko na ito. Okay. Ito, lakas loob vlog ulit na revelation sa mga nagtatanong kung may anak daw ba ako. Kasi kung sa pangangatawan lang at beauty ang pagbabasehan, mukhang may 10 anak na po ako, ano? Pero ang totoo po ay wala po akong anak, okay? Wala po akong anak. Yan po ang sagot sa katanungan na kung may anak ako. Sunod na tanong po, diba? Bakit wala kang anak? Sayang naman. Nako, wala po talaga. Hindi po sa hinagap po, hindi po talaga ako nangarap na magkaroon ng anak. Kasi parang since elementary pa lang, nag-high school hanggang college, hanggang naging career woman na ako at napadpad na ako dito sa Japan, hindi ko po talaga pinangarap na magkaroon ng anak. Okay? Yan po ang kasagutan doon. Bakit hindi mo pinangarap? Kasi nga may kanya-kanya tayong mga pinagdaanan ng mga araw, may kanya-kanya tayong sariling kwento, may kanya-kanya tayong basta yung mga ganong kadramahan sa buhay. At isa ako sa meron din ganyan sa inyo. Siguro, hindi lang naging maganda yung aking kabataan, yung aking basta karanasan nung kabataan, wala akong basta ayoko magkaanak, period, yun na lang. Kasi pag sinabi ko yung dahilan, ewan ko ba, napakaiyakin ko kasi guys, hindi ko kaya. Basta hindi maganda ang childhood ko, yun lang, period. And yes, sa hindi ko din inaasahang pagkakataon or siguro, bigay na din sa akin ng Diyos or talagang ito yung aking kapalaran, ay nakatakda kong makilala yung aking mapapangasawa na ganun din yung heart desire niya katulad ko na ayaw din niya ng anak. Alam mo yun, yung gusto lang namin pareho, nagtagpo kami na gusto lang namin ng companionship pero hindi yung magkaroon ng intimate relationship. That's it guys. Yes. It's very 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 parang hindi makakapanipaniwalang kwento, but yes, it exists. We exist. Talagang nagkakilala kami nung panahong, kailangan ko din ng visa papunta ng Japan. And siya naman, may maliit na siyang ramen house noong araw, pero hindi sa shop na ito. Bukod sa shop na ito, before sa shop na ito, ay meron siyang sarili ding inuupahang pwesto at doon siya ang boss ng ramen house na pinagtatrabahuhan niya. And yes, kailangan niya kasi ng staff doon. And since kailangan niya ng tauhan and nakikita naman niya na masipag ako and wala nang ibang paraan noong araw, 20 years ago, kundi ang magpakasal lamang ang tanging paraan para magkaroon ng visa. Kaya naman, lakas na loob akong nag-offer sa kanya nang kung pwede niya akong pakasalan kasi kailangan ko talagang mag
stay sa Japan and gusto ko talagang mag-work sa Japan. Pero naalala ko pa yan siya guys nung una ko siyang makitala. Alam niyo, napakabata pa niya kasing tingnan yung face niya. Parang akala ko nun mga 39 or 40 or 40, yung mga ganyan. Parang wala siya sa 40 years old. Parang 30 to 40 na bracket lang. Pero nung time na kinakasal na lang kami, nung pinasa na niya yung mga ano, pinadala niya sa Pilipinas yung mga requirements ng mga papeles para sa pag-aayos ng pagpapakasal, doon ko lang nakita yung edad niya, which is 52 years old na siya that time. At kinalkula ko, 28 lang kasi ako noon. Wow, sabi ko, 23 years apart pala kami, pero parang ang bata niya talagang tingnan. Pero wala namang problema sa akin yung kasi parang nasa high school pa lang ako nung una akong tinubuan ng crush. Yung mga crush ko, mga uncle ko, mga, alam nyo ba guys, ang mga edad nila, mga 7 years yung isa kong crush. 7 years ahead of me, merong 10, merong 12, merong 15. So, siguro nakatadhana ako sa ganong mga lalaki. Parang hindi kasi ko ano, hindi ako nagkakaroon ng crush sa mas bata sa akin. Mas type ko yung para kasing matured na. Parang feeling ko kasi parang responsible guy sila. Basta mahilig kasi ako sa mga rom-com na pelikula. Gaya nung mga ano, gaya nung mga tawag dito. Yung kay Julia Roberts at kay Richard Gere. Yung parang mga ganon. Kaya yan na ang naging tadhana ko. Kaya tumagal naman kami guys, okay naman ang companionship namin. Ano, hindi naman ako ng lalaki since kinasal na ako. Siya rin, hindi rin ng babae mula nung kinasal kami. Magkasundo nang kami. And kaya kami magkahiwalay ng kwarto and hindi kami nagsisex. Yun lang, bye! Busy na ako si Nera!